Another budo na naman nga kay Shopee dahil nagpalit ako ng account tapos may bago din akong number. Piso ko nga lang to nabili. Yes, piso ko lang nabili itong mini massage na to. I-review ko na rin syempre. Ito nga, taga-unboxing na ako. Pagka-unboxing ko yung pinaka-kahon, medyo na yupi na sa akin. Pero yung kahon niya, hindi talaga yupi. Sa akin na lang na yupi. Tapos ito nga, nilabas ko na nga. Hirap na hirap akong maglabas dahil nagbibideo na ako. Ako pa nag-unboxing na yupi. Tuloy yung kahon sa akin. Tapos may instruction syempre sa likod kung paano gamitin. Ayan, pinakita ko sa inyo. At tatanggalin na natin sila sa loob. Ayan, tinatanggal ko na. Hirap na hirap pa rin magbukas. Kutay. Tapos, ayan na nga. Tinanggal ko na tong unang-una. Ito yung pinaka-massage nila. Ayan, iyan yung massage. Yung parang pakpak. Diyan yung parang kang kukuryentihin nga daw. Tapos, nahulog na ng kusa yung pinaka-charger. Tapos, ilalabas ko na tong ayaw. Lumabas ng pinaka-timer. Ayan, lumabas na yung timer. Ayan, nilalabas ko. Alam mo yun, parang siyang timer ng Jollibee. Ganun, ang cute. Ang cute-cute niya. Tapos, ayan, may mga nakasulat kong beat, massage, etc. Tapos, para lang siyang ibibitones. Ayan, magbutones na natin. Wait, ayan na. Kukunin ko na yung parang pakpak. Ito yung pinaka-massage niya. Ito yung magmamasahe sa inyo. Titingnan na atin kung talaga bang nakaka-relax siyang gamitin. At mamamasahi yung inyong katawan. Ayan. Alam mo, hindi ko alam kung paano siya gamitin actually. Pero alam ko pipindot-pindot lang yan. Hindi na ako magbabasa ng instruction. Kusa ko na lang pipindutin. Tinatamad kasi ako kadalasan magbasa ng instruction lalo pag mahaba. Ano ba yan? Pagkatapos, ayan nga, hindi ko pa nga makabit. Ayan. Hindi ko nga makabit. Hirap na hirap ako kasi nga isa nga ng kamay ang gamit ko dyan. Ayan, tingnan mo, inangat ko pa. Balak pa atang ikutin. Hindi naman nga iniikot yan. At ayan nga, nakabit ko nga dahil pinost ko muna yung video ko para lang maikabit ko. Tapos ayan, pinindot ko sa plus sign. Nag-open siya. Dapat sa plus sign nyo siya pipindutin or minus sign. Yun, may mga number. Yung bit ng number niya is hanggang 18, merong 15 ata, ganun. Yung sa massage, hanggang beat 15. Ayan. To tinesting. Alam nyo ba, natataka ako bakit sobrang hina nung kuha niya. Sobrang hina nung andar niya. Diyos ko dahi, syunga-syunga talaga ako dyan. Wait lang nyo mamaya. Talagang tawang-tawa ako hanggang sa natapos yung video. Doon ko palang nakuha na, realize na may tatanggalin pa diyan. Diyos mio. Oh, marimar. Ayan, tingnan mo. Talaga sabi ko, parang walang nangyayari. Hindi man lang ako. Nararamdaman ko, nag-ground lang ako ng konti. Akala ko nga, ang i-review ko dapat dito kanina is nag-ground lang ako, wala lang. Tapos, malalaman ko mamaya na, Smiyo, meron pa kailangan palang tanggalin. Ayan, tingnan mo. Ayan. Maano siya, nagmamasahe siya, pero hindi ganun kalakas ka ako. Bakit ganun na para naman sa ibang vlogger is nakukuryente talaga sila ng todo. Ganun. Ba't sa akin parang walang nangyayari? Kita yung matatawa talaga. Natatawa talaga ako dyan sa mga pinagagawa ko dyan. Diba? Tapos, ididikit ko nga lang yung parang pakpak na yan. Yung kusa kong nilalapit yung kamay ko para lang madikit sa katawan ko para maramdaman ko yung makuryente man lang ako. Ganun. Or ma-ground ako nung pinaka-massage siya. To hindi eh, ayan, hindi na ako makakali dyan kasi nga hindi ko talaga maramdaman pero meron pa palang aalisin dyan, Diyos ko. Ayan na, malapit na itong yung video na yun talagang skon. Buti na lang pagkatapos na lobat kasi yung massage na to. Nakita ko, tatanggalin pala talaga yun. Akala ko, nakakapit lang siya doon. Yun na yun. Hindi ko naisip na alisin, may aalisin yun. Yan, di ba yan? Eh, tingnan nyo. Hinahanap ko talaga paano magiging malakas ang pagka-ground niya. Diyos
ko. Hindi ko na alam talaga gagawin ko niya, pero eto na yung video, malapit na malapit na. Diyos ko, tawad-tawad talaga ako sa sarili ko niya. Ay, naku, lunghilo ko ng paghahanap ko bakit hindi malakas yung nabili ko. Magko-comment na nga ako sa binilang ko shop kung bakit ganito yun, pero yun na palang problema sa akin. Diyos ko, wait lang, ayan na, ilang minutes na lang. Makikita nyo na kung talagang ano naging problema ko dito. Tingnan mo, diba, dinidikit ko na kusa yung dalawang pakpak. Tatanggalin lang pala yung plastic. Oh my God. Susunga-sunga talaga ako dito. Tawan-tawa talaga ako dyan. Tapos, hinawakan ko nga to, medyo madikit. Kailangan pala ididikit mo to sa body mo. Yan. Hinawakan ko. Ayan, didikit ko sa tuhod. Pagdikit ko sa tuhod, bubuksan ko na. Medyo malapit na rin ang malobat dyan. Malolobat na pala yan. Nakuryente na ako ng todo, guys. For the first time na ako na naranasan ko yung mga kuryente. Tawan-tawa talaga ako dyan. Diyos mio, na ano siya, sobrang may effect sa akin sa tuhod. Ang sarap niya, promise. So, mukhang gabit na gabit sa akin to kasi masakit talaga yung buong katawan ko. Hinihilit ko lang yung sarili kong katawan. Pero ito, magagamit ko talaga to. Masarap sa tuhod. My God. Tapos, subukan ko din sa braso. Tawan-tawa talaga ako dyan. Ko, tatanggalin pa pala yung plastic. Ay! Tapos mamaya-maya, dyan malolobat na yan. So, tatanggal ko lang yung plastic talaga para umandar. Kaya pala ganun kahina kanina.